Isa sa pinakatatakutan ng mga tao sa kakahuyan ay ang mga lobo o wolf dahil sila ay mga mabangis na mga mistulang mga aso. Sila ay malalakas na hayop at kilala na kumikitil ng kanilang mga kakainin. Kumpara sa mga aso, sila ay may mas malaking ulo pero mas payat na katawan. Pero pagdating sa pakikipaglaban, ang mga lobo ang lamang dahil sa kung paano sila lumaki at namumuhay. Pero may mga lahi ba ng mga aso na kayang sumabay sa mga lobo? Yan ang topic natin sa video na ito. Kung ano ang mga lahi ng mga aso ang kayang tumapat sa mga lobo. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka sa channel ko at di pa nakasubscribe, ano bang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para maging lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko weekly na sigurado ka pupulutan mo na makakaalaman. Tara! At simulan na natin ang ating video. Unang-una, describe muna natin kung ano ang wolf o mga lobo. Ang mga wolf o lobo ay may hawig sa mga asong meron tayo ngayon. Sila ay likas na mababangis. Sila ay naninirahan sa wild, di tulad ng mga aso na meron tayo ngayon na mga domesticated na. Di tulad ng mga aso natin, sila ay mga carnivores tulad ng mga tigre sa mga kagubatan. Meaning, ang pangunahing pagkain nila ay mga karne ng mga iba pang mga hayop. Ano pang i-expect mo? Siyempre, dahil dito sa ganitong pamumuhay, sila ay mga hunters, kung saan sila ay mga galing mga ambush. Fighting skills? Siguradong lamang ang mga wolf dahil sila ay may mas matinding animal instincts kumpara sa mga aso. Ngayong alam na natin kung ano ang mga lobo, dako na tayo sa mga lahi ng mga aso na kayang tumapat sa mga lobo. Karamihan sa mga aso na nasa listahan natin ay mga livestock dogs o yung mga asong nagbabantay ng mga iba pang hayop tulad ng mga tupa, kabayo at marami pang iba. Ito ang mga lahi ng aso na nasa ating listahan. Ang Sarplaninak, kilala din sa tawag na Illyrian Shepherd Dog. Sila ay originally na ginagamit pang protekta ng mga alagang hayop. Sila ay may malaking pangangatawan at malakas na mga panga. Matalino sila at merong napakalakas na protective instincts. Sila ay mga kalmadong aso ngunit napaka-alerto sa mga threats na paparating. Sila man ay mga stubborn at mahirap i-train, sila ay kayang tumapat sa mga lobo. Ang Caucasian Shepherd Dog, sila ay kilala din sa tawag na Caucasian of Karka. Sila ay malaking breed ng aso na galing sa Caucasus region at isa sa pinakamalakas at pinaka-fierce na aso sa ating panahon. Sila ay napaka-alerto, dominante at malakas na aso na kayang kumitil ng mga lobo. Ang kanilang bite force ay 550 to 700 PSI. For reference, ang mga tao ay meron lamang 126 PSI bite force. Sila ay sadyang napakatapang kung saan sila ay tatalon agad sa laban kung sakaling magkaroon ng threat ang kanilang pinoprotektahan. Ang Alabay, mas kilala sa tawag na Central Asian Shepherd Dog. Ang lahi ng aso na ito ay sinasabing ancient na sa pagprotekta ng mga livestock. Sila ay bold, curious, at adaptable dogs sa lahat ng sitwasyon. Sila ay hindi man kasing lakas ng ibang aso, sila ay merong strong protective instincts at napakatapang. At dahil dito, sila ay threat din sa mga lobo. Ang Kangal. Ang Kangal ay isang malaking aso na galing Turkey. Sila ay ginagamit as livestock guardian for centuries na at hanggang ngayon, hindi pa din ito nababago. Sila ay mga kalmadong aso pero dahil sa kanilang excellent protective instincts, kayang-kaya nilang tumapat sa mga lobo. Di mo sila makikita sa kahit anong parte ng mundo maliban sa Turkey dahil sila ay illegal i-export palabas ng Turkey. Kaya kung gusto mong magkaroon ng ganitong lahi ng aso, malamang sa malamang ay hindi ka makakahanap. Ang Komondor. Sila ay may napaka-cute na itsura at napaka-cheerful na lahi ng aso. Pero sila ay kayang tumapat sa mga lobo. Sila ay kadalasan tinatawag na map dog dahil sa kanilang itsura. Cute man sa paningin, sila ay mga malakas at napaka-alertong aso na ginagamit as sheep dogs for centuries. Sila ay loyal, loving at even tempered dogs, kung saan sila ay bagay din as family dog. Ang nakakabilib pa sa kanila
sila ay hindi nagsashed, kaya sila ay bagay din sa mga taong may mga allergies. Ang Gamper Armenian Wolfhound. Sila ay lovable, pero dapat din katakutan dahil kayang-kaya nilang tumapat sa mga lobo. Sila ay excellent sa pagprotekta ng mga livestock at kilalang-kilala dahil sa kanilang napakalakas sa instincts. Sila ay trustworthy at friendly sa mga tao. Sila ay malakas din ng mga aso nang dahil sa kanilang muscular build ng kanilang katawan at kanilang malakas na mga panga. Ang maganda dito sa aso na ito, sanay silang mamuhay sa mga harsh conditions ng mga lugar. Ang Anatolian Shepherd. Sila ay originally from Turkey, pero makikita mo din ang mga asong ito sa US. Sila ay ginagamit as livestock guardian dogs. Sila ay napakatalino, steady, at proud dogs na may lakas na kayang tumapat sa mga lobo at iba pang mga predators. Ang Presa Kanaryo. Ang Perro de Presa Kanaryo, o kaya din sa tawag na Canary Mastiff, ay isang malaking breed ng aso na ginagamit as livestock guardian. Sila ay may machong pangangatawan na kayang tumapat sa mga predators, pati na rin ang mga lobo. Ang maganda sa kanila, sila ay dominante, territorial, at alertong mga aso. At dahil dito, sila ay napakalaking threat sa mga predators. Kung sakaling gusto mo magkaroon nito, be prepared dahil sila ay hindi madaling i-train. Pero sila ay friendly sa mga tao, gentle, at calm in general. Ang Borboil. Sila ay malaking mastiff dog na originally from South Africa. Sila ay merong distinct black mask, short coat, at strong bone structure. Sila ay mga machong mga aso, dominant, at territorial, na isa sa mga dahilan kung bakit sila ay mahirap i-train. Pero sila ay excellent sa pagiging livestock guardians laban sa mga predators. Sila ay quite confident at matapang na aso na kahit mga lobo ay magdadalawang isip lumaban. Ang Tibetan Mastiff. Sila ay mga napakalaking lahi ng aso, napaka-muscular at mayroong napakakapal na balahibo. Sila ay mga stubborn na aso, pero sila ay may sweet side din. Sila ay very gentle, lalo na kapag na-train na sila at naging socialized. Sila ay merong strong wills at strong protective instincts, very dominant at territorial kung saan ayaw nila ng kahit anumang hayop sa kanilang nasasakupan. At dahil dito, sila ay kayang-kayang tumapat sa mga predators tulad ng lobo. Ang Dogo Argentino. Sila ay hindi masyado kalakihan, pero sila ay malakas ng aso. Salamat sa kanilang muscular build at kanilang personal attitude, sila ay karaniwang dinedevelop bilang fighting dogs, kaya sila ay sanay din sa mga laban na maaaring tumapat sa mga predators tulad ng lobo. Sila ay napaka-loyal din at territorial na handang lumaban sa kahit anong sitwasyon sa kahit anong oras. Ang Irish Wolfhound. Ang Irish Wolfhound ay interesting at unique na mga aso. Sila ay may mahaba ng history na pagiging guardian dogs sa Ireland. Ang kanilang itsura ay subject sa maraming myths sa Ireland. Sila ay may mahaba na ding history ng pakikipagtunggali sa mga predators tulad ng mga lobo at marami pang iba. Sa nakaraang century, dahil karamihan sa kanila ay naging domesticated na, sila ay mas naging calmer at gentler, pero sila ay fierce pa din at di magdadalawang isip lumaban sa mga predators tulad ng mga lobo. Ang huli sa ating listahan ay ang Cane Corso. Sila ay excellent guardian at working dogs. Sila ay originally from Italy. Sila ay reliable, stable, at even-tempered, pero meron silang strong protective instincts at sila ay very suspicious sa mga strangers at intruders. Sila ay isa sa pinakamahal na lahi ng aso. Ang isang good Cane Corso ay maaaring magkahalaga ng $10,000. Kung one-on-one confrontation lang ang laban, ang mga coyote ay walang-wala dito sa asong ito. At sila ay lagi manalo laban sa coyote. Meaning, kayang-kaya din talaga nilang lumaban sa mga lobo kung sakaling sila ay mapalaban sa mga iba pang predators tulad ng mga lobo. Sa ating mundo, may mga inaapi talagang kayang lumaban sa mga nangaapi sa kanila. Pero minsan, pinipili lang nating di lumaban para sa ikabubuti ng lahat. Tulad ng mga asong nabanggit sa ating video, karamihan sa kanila ay mga tagabantay o guardian ng mga livestock. At kung hindi sila gagambalain, di sila lalaban.
Dito na matatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, baka naman pwede mong bigyan ng like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Click mo na yung subscribe button, pati aray ang notification bell para maging updated ka sa mga videos na ilalabas ko weekly. Sigurado ako pupulutan mo na makakaalaman.